hapon mga kababayan, welcome back sa aking YouTube channel. And second video ko na po for this day, March 27, and time check, it's 5:01 in the afternoon. So andito po ako sa may Padre Faura ulit para po magbigay ng update regarding po sa phase 2 ng Dolomite Sand project natin. So ayan mga kababayan, as in tanaw na yung mga buhangin dito. Ayan, so andito po ako sa may Paura, and dyan na lang po yung buhangin. So napakalawak na po ng natambakan talaga nila ng buhangin sa may phase 2 area. Ayan. So magandang hapon muli sa mga kababayan nating nanonood sa aking YouTube channel. And yung barge na may dalang white sand, nandyan po sa may gitna ng dagat. And may mga backhoe and trucks po tayo dyan na nagta-transfer from barge to phase 1 area. And yung phase 1 area po natin, ayan. So tanaw na si Dolomite. Although yung dito sa may harapan, yung black sand and gray sand yung nakikita, pero doon po sa may likod is yung Dolomite natin. Ayan. And maliban po dyan, yung update po sa phase 1 is yung rock formation na ginagawa po nila doon. So stay tuned tayo mga kababayan sa mga update sa phase 1. So lipat po ulit tayo ng pwesto para po magbigay ng update sa south part ng Manila Bay mga kababayan. Dito naman po sa Pedro Hill mga kababayan, kung napapansin nyo, wala na po dito yung mga naglalakihang backhoe natin. Dahil yung backhoe po natin is andun na po sa may Padre Faura. Ayun, doon na po sila nagtatambak ngayon, and medyo nalatagan na nila ng mga black sand yung beachfront ng portion na to ng Manila Bay. So papunta po sila ng north part. Although hindi pa po ka-level ng seawall natin yung naitambak nila ditong mga black sand, is mula po Malbar hanggang doon po sa Paura is nakalatag na po sila ng kalahati ng seawall, kapantay ng seawall. Ayan. So dito muna sa may beachfront sila nagtatambak. Doon po sa may medyo malayo sa seawall is wala pa pong mga black sand. So ito po yung update dito sa may Pedro Hill for today. So yung mga vloggers po mga kababayan, kami pong mga vloggers is medyo nakatutok sa may banda ng phase 1 area, dahil yung bugso po ng mga trabaho ngayon dito sa Manila Bay is andun po lahat. Yung sa phase 1 area, yung sa rock formation, yung pagta-transfer po ng Dolomite sand from barge to phase 1, andun din po. And yun nga po yung pagtatambak or pagsasalansan ng black sand is andun din po sa may Faura. So andun po lahat sa north part ngayon yung magagandang i-update dito sa Manila Bay. Pero ngayon, hindi naman po pwedeng doon lang. So ayan, ipapakita ko pa rin po yung banda ng Pedro Hill para po sa ating mga kababayan na nagtatanong ng update. And ayan po, still mga kababayan, wala pa rin pong mga vegan tiles yung part ng Pedro Hill. So parang hinuli nila to, nalagyan ng vegan tiles and mga pebbles. Babayan, bago natin i-end ang ating update dito sa Manila Bay. So andito po ako sa may south part ng Manila Bay, which is malapit po sa may Estero de Abad outfall, and at the same time yung sa may malapit sa BSP, para po magbigay dito ng update. So ayan, officially binuksan na po yung area na to, so wala na pong harang. Ayan. So malayang malayo na po tayo sa mga mahal natin sa buhay. Charot.
So malayo na po tayong makakapasyal dito sa Manila Bay. Makakatungtong sa Maya Seawall para po makita ng mas malapit yung dagat ng Manila Bay. So as usual, inopen na po yung area kaya may mga bata, kabataan na naman po na nagtatampisaw sa ating dagat dito sa Manila Bay. So ayan mga kababayan, dahil binuksan na nga po yung part ng Manila Bay na ito na malapit po sa Maestero de Abad. So as usual, yung mga kabataan natin na miss ang pagtampisaw sa ating Manila Bay. Ayan. So sana nga po is tuluyan ng bumaba yung coliform level ng dagat natin para tuluyan ng legal ang paglalangoy or pagtatampisaw ng mga kabataan dito para safe po silang magtampisaw dito sa Manila Bay natin. Ayan, so mga kababayan, that's it again for my video dito sa my Manila Bay update. Ayan, so nasa likod po natin yung mga kabataan na nag-i-enjoy sa ating Manila Bay dahil yun nga po, inopen na po nilang tong portion na to para sa mga tao. Ayan, wala na po yung harang. And andito rin po yung bike rack malapit po dito sa Maestero de Abad outfall. Ayan. Although hindi pa po ata to pwedeng parkan ng bike dahil hindi pa po tapos. So ayan. So stay tuned tayo sa mga ganap-ganap dito mga kababayan. And yun, thank you for watching this update. Ayan. Once again, magandang hapon sa lahat. And sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and notification bell para po ma-update kayo sa mga vlogs ko. So God bless mga kababayan. Keep safe po and magandang hapon po sa ating lahat. Happy weekend po!